comment section. Nawala ang isang buwang sweldo ni Baby Lee na 5,000 piso matapos ma-scam ng isang taong nagsabing nanalo siya ng 50,000 pesos basta't magbayad lang ng fee sa e-wallet account. Ang pera na para sana sa anak na ipadala niya pala sa isang scammer. Nasaktan po ako siyempre. Pinagtrabawan ko po yun ng isang buwan. Tapos mawawala lang po na isang araw. Ipinakita naman ng taxi driver na si Nelson ang mga spam messages na natatanggap niya hanggang ngayon. Kwento niya, nawalan na rin sila ng misis niya ng pera sa e-wallet account at hindi niya alam paano ito nangyari. Nakakalungkot naman po kasi hindi namin po naman yung akalain na ganun mangyari kasi hindi namin alam kung paano talaga po. Planong kausapin ng DICT ang mga e-wallet platform sa posibleng pagtanggal ng auto-debit o auto-payments feature bilang isang paraan para maiwasan ang mga scam. May mga nawawalan umano ng pera dahil sa buwan-buwang auto-payment gamit ang e-wallet na nakalink sa hindi lehitimong app o site. Nakikipag-ugnayan rin ang DICT sa Facebook, Google at TikTok dahil sa mga report na mga posibleng bagong modus ng mga kawatan. Dumadaming reports ngayon na kinakailangan natin pag-ingatan ay yung app-based, yung interconnection ng mga e-wallet sa mga apps na hindi nyo trusted. Ang hindi mo alam, nakasave na pala siya at nag-auto-debit siya, nag-auto-renew siya. Ayon pa kay D, hindi rin nawala ang tech scam kahit na may SIM registration law. Lumilipat rin umano ang mga scammers sa ibang platform gaya ng messaging apps. Pag nagpadala sa'yo, na pinakiklik ka, magdalawang isip ka, huwag ka nga magdalawang, magtatlong isip ka. Pag pinagmamadali kang magdesisyon, scam yan. Kasunod naman ng cyber attacks sa PhilHealth, PSA at iba pang government sites, isinulong ng isang technology at data analyst na gawing prioridad ng pamahalaan ang cybersecurity. Kung magtuloy-tuloy ito, maapektuhan anyang ekonomiya dahil posibleng matakot ang ilang kumpanya gaya ng mga call center na mamuhunan sa Pilipinas. Ang dapat makonek yung relationship ng cybersecurity at saka business value or kung sa country, yung cybersecurity and yung GDP natin. Parang hindi siya nakokonect eh. Imagine mo kung mawalan ng tiwala sa atin yung mga BPOs, mag-aalisan yung mga yan. Tiniyak naman ng DICT na kumikilos na ito para paigtingin ang cybersecurity. Cybersecurity is a priority of this government. It is just unfortunate that we had several cybersecurity issues. Ang pagsasagawa ng regular na cyber drills ang isa sa tinitinang hakbang para mas mamulat ang mga tao kaugnay ng cyber attacks at mga dapat gawin pag nangyari ito. Sanay tayo na nagfa-fire drill, earthquake drill, kasi disaster readiness. Kailan tayo magsa-cyber drill? How often do we change our passwords? Diba? What's the first thing you will do pag na-compromise yung identity mo? Okay, how do you do simulations of a cyber attack? Tuloy-tuloy naman ang assessment at testing ng DICT sa mga systems ng priority government agencies at cybersecurity training para sa mga empleyado. Jackie Pascual, ABS-CBN News. Tuloy-tuloy po ang ating pagpapatrol sa bayan mula Lunes hanggang Biyernes sa TV Patrol alas 6:30 ng gabi hanggang Sabado at Linggo sa TV Patrol Weekend. Sa bago nitong oras, alas 5:30 ng hapon,